At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Tagutom sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Pariboy! Pariboy! Nandiyan na naman si Bunjing. Pariboy! Halika ng kagawad, kakain na tayo. Sinundo na tayo ni Bunjing. Pariboy! Pare! Oh, bakit? Bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari sa'yo, Bunjing? Sinaktan ka ba ng mga CBO? Hindi, yung kwan. Yung opisina ni Kapitan nasunog nung naluluto ako. Ano? Nako! Patay! Paano nasunog? Paano, Bunjing? Natalsikan kasi ng kwan yung ulan yung niluluto ko. Iniusap ko sa silo ng misa ni Kapitan, tapos nasunog na. Shhh! Ay, huwag ka nang maingay. Baka may makarinig. Alin na kayo. Tingnan natin kung ano na ang nangyari. Bilisan ninyo! Paano nasunog ang barangay hall? Anong nangyari? Ay, hindi namin alam, Kap. Nabigla na lamang kami nang makita namin nasusunog na. Ayo, Kap. Hindi namin alam ang dahilan kung bakit nasunog eh. Panibagong problema na naman ito. Napakahirap pa naman ang mag-request ng punda. Saan na naman kukuha ng punda? Para pampatay ng baga. Nako, pangalawang bisis nang nasunog ang barangay hall. Mamamatay na yata ako sa konsumisyon nito. Mamamatay na ako. Bakit? Anong nangyari dito? Nasunog po kasi ang barangay hall, aling punyang. Malas ang barangay hall na ito. Baka naman dyan din kayo nag-anuhan ni Veronica. Punyang, magtigil ka na nga. Namumroblema na nga kung ganyan ka pang magsalita. Tumigil ka na, parang awa mo na, Punyang. Ayaw mo na akong magsalita. Dahil totoo ang sinabi ko, ano? Totoo na ginagawa ninyong motel. Tama na! Punyang, parang awa mo na, tumigil ka na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ganyan ka pa. Ay, nako. Kung bakit kasi, siya pa ang kinuha mong sekretarya. Ayan, minamalas ka na naman. Talaga bang hindi ka titigil, Punyang? Bakit? Kung hindi ako titigil, sasaktan mo ako? Sige, subukan mong gawin sa akin yan na makita mong hinahanap mo. Malaki ang problema ni Kapitan, pare. Mamamatay na siya sa kaiisip. Paglalamayan na siya. Oo, pare. Nakita kong umiiyak na sa galit kanina dahil sa pagkasunog ng barangay hall. Sana atakihin na siya sa puso at matuluyan na. Galit na galit si Kapitan. Tinanong niya kung paano nasunog ang barangay hall. Wala bang nakakita kay Bunjeng nang masunog niya ang barangay hall? Wala raw kagawad. Ganun ba? May naisip ako. Dadagdagan natin ang problema ni Kapitan. Ano yung naisipan mo, Pari Asyong? Gagawa tayo ng kwento.
Pag-aawayin natin si Kapitan at si Kagawad Gusteng. Pag-aawayin natin ka, Mom? Oo! Eh, paano natin pag-aawayin? Paano, pare, Asyong? Sabihin ninyo kay Kapitan na alam nyo kung sinong utak ng pagkasulong ng Barangay Hall. Aha. Yun lang. Anong gagawin natin na, pare? Eh, di sabihin nyo kay Kapitan ang mastermind sa pagkasulong ng Barangay Hall. Oh, at walang iba kundi si Kagawad Gusteng. Pining, sayang itong bagong-bagong barangay hall natin. Nasunog uli. Oo nga eh. Nadagdagan na naman problema ni Kapitan. Hmm. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Sino yan? Ha? Hindi naka-register sa phone book ko. Number lang ang lumabas. Sino kaya ito? Hello? Ha? Sinadyang sinunog ang barangay hall? Ha? Kilala mo kung sino ang nanunog? Sino? Ah, si Kagawad Gusteng mismo? Ah, hello? Hello? Wala na. Pinatay na niya ang cellphone niya. Oh, sino ba yung tumawag? At anong sabi sa'yo? Eh, hindi nga nagpakilala. Concerned citizen daw siya. At nakita raw niya kung sino ang nanunog ng barangay hall. Sabi niya sa akin eh, si Kagawad Gusteng? Ano? Ay, Karyong, alam mo ba kung bakit nagkakamalas-malas ka? Eh, Punyan, pwede bang tumigil ka muna? May iniisip lang ako. Anong iniisip mo? Si Veronica? Naging chicks na nga ni Kuya Naon, nakikisaw-saw ka pa. Eh, Punyan, bigyan mo naman ako ng kunting katahimikan. Marami akong problema ngayon. Alam mo, hanggat hindi mo papalitan na sekretarya si Veronica, hindi ka mawawalan ng kamalasan. Eh, tama na, Punyang. Tama na. Baka marinig ka ni Rudolph. Ayaw mong pakinggan ang sinasabi ko. Kasi totoo. O, diba? Aminin mo na, Karyong. Aminin mo na. Ay, Gukuan. Ang kulit mo talaga, Punyang. Oh. Ang kulit mo. Ayan. Sigurado ako. Siya yung tumatawag sa cellphone mo. May kukuan. Siya nga. Ano kayang sasabihin nito? Sandali lang at sasagutin ko sandali. Hello, darling. Stekwan. Veronica. Anong balita? Ano? May tumawag kay Pinang. Ay, sino? Hindi mo kilala? At sinabing si Kagawad Gusteng ang masterman sa pagkasunog ng barangay hall. Eh, totoo ba yan, Veronica? Eh, sige, sige. Pupunta ko dyan. Ngayon din. Eh, sige. Bye. Ah, hi, Karyong. Saan ka pupunta? Sama ako. Mahirap na. Baka imutil mang Veronica na yun. Eh, sumama ka kung gusto mo. May lilinawin lang ako sa sinabi ni Veronica. Anong lilinawin mo? Kung papayag siyang magmutal kayo na naman ngayon. Ganun ba? Oo. Sequen! Tama na po niyang. Ayaw ko ng ganyan. Parang awa mo na. Mamatay na ako sa dami ng problema ka.
May tao. Sino kaya tong bisita kong dumating? Ay, kagawad. Mabutit na datin kita dito sa bahay mo. Ha? Ay, Benito. O bakit? May problema ka ba? Eh, wala akong problema, kagawad. Kundi pinapunta ako dito ni Cap. Gusto ka raw niyang makausap. Eh, tungkol saan? Sa relief? Wala rin problema dito sa nasasakupan kong distrito. Hindi yung kagawad eh. Iba ang pag-uusapan ninyo. Ano? Ano kayang pag-uusapan namin? Tungkol sa pagkasunog ng barangay hall, kagawad. Ha? Oh. Alam ko na. Nakagagawa na naman kami ng resolution para mag-request na naman ng pondo. At ayun na, kagawad. Naghihintay na doon si Kapitan Kalyo. Tayo na. Eh, Pining, hinahanap daw ako ni Kapitan. Eh, nasan siya? Nandyan sa temporaryong opisina niya, kagawad. Puntaan mo na doon. Eh, sabi ni Benito, hinahanap daw ako eh. Oo, kagawad. Galit na galit si Kapitan eh. Sige na, pumasok na kayo dyan sa opisina niya. Ano sabi mo, galit? Ano kayang problema niya? O sige, tutuloy na ako. Cap? Nandito na ako. Ay, ay sige. Pumasok ka na, kagawad Gustag. Cap. Anong pag-uusapan natin? Anong problema ba? Hayop ka, kagawad Gustag. Ay! Papapatay kita, kagawad Gustag. Papapatay kita, ganimal ka. Wala akong kasalanan, Cap. Veronica, nag-aaway na yata yung daw sa loob. Traidor ka talaga, traidor ka. Oo nga, sawayin na natin sila. Baka patulan ni kagawad Gustag si Kapitan. Lalo malaki. Sige, halika. Baka magdilim ang paningin ni Kapitan. Halika, bilisan mo. Kapitan, kagawad Gustag, tama na po yan. Oo, Kapitan, tama na po. Traidor ka talaga, Gustag. Ikaw palang mastermind sa pagkasunod ng barangay hall. Bakit? Anong hinanakit mo sa akin? Bakit mo nagawa yan, ha? Bakit? Wala akong alam dyan, Cap. Hindi ko magagawa yan. Sino bang nagsabing ako ang mastermind sa pagkasunog ng barangay hall? Hirap niyo sa akin. Iharap mo, Cap, at dudurugin ko mukha niya. May tumawag kay Pinay. At sinabi raw na ikaw ang mastermind. Ha? Tignan mo nga yung number ng tumawag para matrace natin kung sino yan. Ha? Oo, kagawad Gustag. Nandito pa nga yung number niya eh. Sige, tawagan ninyo. Ay ko. Pero kung mapatulayan ko, ikaw ang mastermind. Ipapakulong kita, kagawad Gustag. Tandaan mo yan! Pare Bunjing, naniwala sila na si Kagawad Gustag ang mastermind sa pangkasunog ng barangay hall. Oo, pare boy. Hindi nila alam na ako ang nakasunog. Oo, pati yung bahay ni Kagawad Asyong, din nila alam na ikaw rin ang nakasunog doon. Ano yung pinag-uusapan ninyo, boy? Ha? Bunjing, natigalang. Ha? Wala Kagawad. Shhh. Ang ingay mo kasi, narinig yata yung sinabi mo. Oh, anong balita? Naniwala ba silang si Kagawad Gustag ang mastermind sa pagkasunog ng barangay hall? Kagawad,
Siguradong nag-aaway na sila ngayon. Baka nagpapatayan na. Ha? May tumatawag sa akin. Sino kaya to? Hello? Sino to? Ha? Ako si Boy Kamote. Ay, este si Boy Sibuyas. Sino ka? Ha? Ikaw si Kapitan? Eh, bakit man ko tinawagan, Kap? Hello? Hello? Wala na, pinatay na niya. Oh, sinong tumawag sa'yo, Boy Kamote? Ay, este, Boy Sibuyas pala. Eh, si Kapitan pala yun. Tinatarong ko kung bakit siya tumawag. Pinatay na niya agad. Kung ayaw niya akong kausap, lalong ayaw ko siyang kausap. Pre! Eh, gayon. Malinaw na. Eh, malinaw na malinaw. Silpon ni Boy Kamote. Eh, este, si Buyas. Ang ginamit ng tumawag sa'yo, Pineg. Opo, Kap. O, tignan siyo, Kap. May nangira lang sa'kin. Talagang hindi ko magagawa yung ibinibintang niyo sa'kin. Malinis ang konsensya ko. Kaya umalid na ako sa'yo eh. Dahil ayoko nang makasama si Kagawad Asyong na yon. Eh, humanda ang Boy Sibuyas na yon. Ipapahuli ko siya sa pulis. At doon na natin siya imbestigahan sa pulis station. Paaminin natin siya kung sino ang nag-utos na gawin niya yun. Tama po kayo, Kap. Sige, tatawag na po ako ng pulis. Sabihin kong huli na sila si Boy Sibuyas. Sige, Veronica. Tumawag ka na ngayon din. Eh, pangawalang hiya. Talagang gusto nila akong sirayin na. Kung mahuhuli kong tao dyan, ay ibalatan nyo na sa akin dyan, Kap. Dahil ipapasok ko siya sa sariling tumbong niya. Ati Punyang, nagpunta rito sa barangay hall. Ay, nako, ano na naman kayang gagawin ng matandang ito dito? Ay, Bibang, nandito ka pala sa barangay hall. Nasaan si Karyaw? Ha, eh, wala siya rito, Ati Punyang. May pinuntahan sila. Ganun ba? Si Veronica, nandito ba? Wala rin. Mga si Bio lang ang kasama ko. Pero nandyan sila sa labas. Wala si Kapitan. Wala rin ba dito si Veronica? Sabay silang wala dito? Oo, Ate Punyang. Sabay silang wala dito. Iba na ito. May usapan siguro na magmumuta sila ngayon. Palagay ko, kasalukuyang magkaulayaw. Ha? Ay, hindi. Nagpunta sa pulis si Kapitan. Pero hindi ko alam kung isinama niya si Veronica. Ay, Bibang, alam kong may alam ka sa relasyon ng dalawa. Aminin mo na. Wala. Wala akong alam sa sinasabi mo. Imposible eh, na hindi mo alam na may relasyon din sila. Ikaw lagi nilang kasama dito. Aminin mo na. Wala akong dapat aminin sa'yo, Ate Punyang. Eh, kailan lang ako nandito? Nag-distribute yung mga relief. Mga sinungaling, hindi ako naniniwala sa'yo. Pare-pareho kayo ni Kulasa na nakirelasyon sa asawa ko. Tapos si Shirley. Ngayon, si Veronica na naman. At baka ikaw, nakirelasyon na rin kay Kagawad Gusteng. Ate Punyang! Hindi, magsayang ka na. Yung para sa atin lang, ha?
Wala kasi si Lola Insyang. Di pa umuwi. Ako na naman ang magsasayang. Ayoko na, pare. Baka makasunog na naman ako. Ayaw mo? Oo. Sige, kung ganun, tiisin na natin ng gutom. Ha? Ano yun, Bunjeng? Ha? May dumating na mga pulis. May ginawa kaya tag kasalanan. Baka nagnakaw ka na naman, kaya huhuliin ka na nila. Wait, tanga. Wala akong ginagawang masama. Hindi ako tulad ninyo ni Lola Insyang na magnanakaw. Baka ikaw ang nagnakaw, kaya nandito ang mga polis na yan. Hoy! Ikaw ba si Boy Sibuyas? Opo, sir. Ako nga. Bakit anong kailangan niyo sa akin, sir? Ha! Arestado ka! Sumama ka sa amin sa presinto! Ha? Alistuhin niyo ako? Huwag, sir. Wala akong kasalanan. Huwag! Huwag, sir! Pipilit kaya ng pulis na sumama sa kanila si Boy? Mga mahal naming tagapakinig, abangan bukas ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Tanggutom sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!